may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tombado? Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Ketori Guadis, tanong yes. Ko po, may prema ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor, opinion ko lamang po yun. Nako, boss, mabibigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong prema? Sinayang nyo oras ko ng mga kongresista? Ito'y mahirap pa sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tombado, kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang. Wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo nababahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nag-recant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po. Ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes. Paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang, sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Ito mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, Nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito, naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Mr. Chair, ako po, ang motion ko ay decide po natin siya for contempt dahil po sa ginawa niya sa atin sa umagang ito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Huwag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito. At ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na meron pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ang ganitong klaseng paghamak. Any objection? Hearing no objection on the motion of the Honorable Marcoleta citing Mr. Tombado in contempt, the Chair hereby declare Mr. Tombado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Your Honor, you're not allowed to speak, Mr. Counsel. I apologize, Your Honor. In the hearing of the House, the rule is that the Counsel is not able to speak unless approved by the Chairman. Before you should have come here, you should have read the rules. Ilan lamang ito sa mga may init na kaganapan sa nakaraang pagdinig ng Senado tungkol sa di umano'y katiulian sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng dating employee nito na si Jack Tombado, nakalaunay binawi rin ang kanyang mga isiniwalat. Maging sa nasabing pagdinig ay magkakasulungat pa rin ang kanyang mga pahayag, dahilan kaya't nagalit ang mga kongresista dahil sinasayang lang umano ni Tombado ang mga oras ng mga mambabatas. Kaya dahil dito ay ipinasite in contempt ni Congressman Rodante Marcoleta ang tinaguri ang whistleblower ng LTFRB na si Tombado. Pero bago pa man humantong sa ganitong sitwasyon, narito muna ang mga naunang kaganapan sa pagdinig. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Congresswoman Pancho. Mr. Tombado, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve, 5 million pesos, pinawi mo kaagad yun sa loob ng dalawang araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation.
Ito nga ang nandito sa aming harapan niyo. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 ay binabawi mo ang pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo, ito yung problema natin ngayon. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay pagka recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina, tinanong ka ni Congressman Acharon, ano ikaw itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago aprobin ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng franchise ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga taong na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po yan. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa'yo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yun? Yes, Your Honor. Para sa ganun magkaroon ng justisya kung yes, totoo o hindi? Yes, Your Honor. O, paano ngayon kung sasabihin nila, hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Sabi mo, after careful deliberation. Ito, pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Wag mo kaming pagsisinungalingan. Ito ang huling tanong sa'yo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo o itong recantation mo na binawi mo rin? Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ang akin lang ano po, ang pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation? Wala po kasi akong ebidensya, direct evidences na mapapatunay na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa'yo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umagang ito na pwede namin paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan. Ako po ay humihingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang kasimple. Ang NBI ba naniwala sa'yo? Palagay mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko. Yan. Meron, Mr. Chair, meron bang taga-NBI dito? Meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni Mr. Honor, Tumbado? Your Honor, we do not believe his statements. Anong gagawin ninyo sa kanya? Thus, we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic. And he failed to name names and answers the essential questions, the 4 W's and 1 H.